Maganda umaga, ang hali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Ko World Channel. So, for today's video, parang ganda ang lighting ko ngayon. So, yon, another day, another vlog na naman. Pero yan kasi may pa-background si Mayor at kapag magsosolo ko eh ito na lang aking gagawing background, no? So yun for today, medyo malungkot na naman dahil na naman si Baby Bot mukhang medyo nakatagalan ang kanyang pagbabalik, yan, no? So but yun syempre gusto ko rin na magkakwentuhan, no? So kung meron ko yung gusto pagkwentuhan under the start, like mga for about 10 minutes to 30 minutes po. Ang haba kasi yung mga nakakaraang video ko ay talaga sobrang wait lang. Ayan. So yun. Sobrang haba ng mga video ko at masyado na ako nasasarapan sa pag-i-explain ng mga topic ko, no? So yun. But kung meron ko yung mga comments, suggestion, recommendation, violent reaction, multiple reaction, anything under the sun, eh pwede nyo i-comment down below. And yun, bali ang pag-usapan nga pala natin ngayon dahil sobrang haba na ng aking intro is yung part 2 ng mga galawan or mga uri ng tao sa inuman. Okay, mga galawan sa inuman to dahil alam ko maraming mga Pinoy all over the world ang makaka-relate dahil mga ang Pinoy ay mahilig mag-inom. Yan. So sa panahon ngayon ay talagang medyo uso-uso na ang pag-inom. So yun, ito discuss nung natin yung mga galawan sa inyo. So tara, pwede ko tayo. And John! Yung una natin sa mga galawan sa inuman is yung tinatawag kong reporter. Reporter, ito yung mga uri ng kainuman o galawan sa inuman na yung kasama mo na palagi nagre-report sa asawa, girlfriend, nanay, tatay, ate, kuya, kapatid o kung sino man ang dapat niyang pag-reportan, na kung minsan eh parang akala mo hindi mo siya kasama dahil kare-report ng kare-report. Diba? Kaya lang kasi, syempre, dapat naman, no? Kapag nagpaalam ka, nagpaalam ka na. Diba? Kaya lang, meron talagang mga kadalasan kasi yung mga ganito nagre-report sa mga asawa, sa girlfriend, diba? Meron kasi mga babae, ito talaga mga babae, na walang tiwala sa asawa o boyfriend. Diba? Yung tipong nagpaalam na sa'yo kung sino mga kasama. Diba? Kung sino mga kasama ng boyfriend o asawa mo, hindi ka naman naniniwala. Ang problema pa sa inyo, bakit nyo pinayagan, hindi naman kayo maniniwala kung sino kasama ng boyfriend o asawa niya. Diba? Parang nakaka-insulto lang. Tapos, eto pa, may mga babae na nagpadala ng picture itong reporter sa inuman, no? Tapos tanong pa ng tanong ko sino yung mga babaeng kasama, diba? O nakita na kung sino yung mga kasama ng inuman, diba? So hindi pa rin naniniwala. So ito ngayon, kainuman, diba? Inom, mayat-maya tawag, mayat-maya ganito. Diba? Maya-maya, sige, uwi na kami maya-mayang konti, maya-mayang konti. Kapag napasarap, sige, uwi na kami maya-mayang konti. Eh, ano kinakain dyan? Pulutan namin dito, sisigan ko ba yan? Tapos, kapag binawal, hindi ako kakain ganyan. So, lahat ng ginagawa, diba? Lahat ng ginagawa ng taong to, inire-report niya sa asawa o girlfriend niya. Pagkatapos, kapag pinauwi na siya ng girlfriend niya o asawa niya, hindi na magkandamayo yun sa pag-uwi. Diba? So, kung meron man kayong mga tropa ko na ganito na reporter sa inuman, eh siguro intindihin mo na lang, eh yun ang pinili niyang buhay.
Diba? Huwag natin siyang pagtawanan, huwag natin husgahan. Diba? Kung yun yung naramdaman niya tama para sa kanya, eh, supportahan na lang natin. Although medyo nakakatawa, diba? Pero yun yung ano, yung feel mo. Diba? Gusto niyang sundin yung girlfriend o asawa niya. Diba? So, itong mga to, eh, matitino. So, okay tularan, pero huwag naman yung sobra. Na halos sunod-sunuran ka na at nawawalan ka na ng social life. And yun. And yun. Yung next natin, sa mga galawan sa inuman, is yung tinatawag kong boga. Boga. Ito yung mga uri ng tao sa inuman na kapag nalalasing na, eh, putak ng putak. Putak ng putak. Diba? Yung tipong yabang na ganito, yabang na ganyan, lahat niya yabang ng tipo. Ultimo. Ultimo yung bago rin ng relo. O kung ano man yung bago sa kanya, iniyayabang niya. Keso ganito, keso ganyan, na alam naman lahat ng kasama niya na hindi totoo, pero iniyayabang niya pa rin. Hanggang sa naririnig siya na kabilang table. Ayan. Siyempre, lasing-lasing na yun. Eh, paano? Medyo basagulero din. No? Tapos yan. Wala na ma... Oh, hindi na naman sa kabilang table. Bakit yun naman ang babae dito? Ganyan na yan. Ayan. Eto ngayon si Boga, sasagutin, di ba? Yung tipong, kala mo, siguro, kung pag nakita niya mas marami sila dun sa, ano, sa kabilang table, medyo malakas yung loob niyan. Pero kapag mas konti sila, o pag nakita niya medyo lamado yung, ano, yung kabilang table, eh medyo bubulong-bulong lang yan. Eto rin yung mga uri ng mga tao o yung galawan na palagi kayong mapapaaway sa inuman. Yan. Yung palagi. Ang ini-ini kasi. Ang ini kasi pag nalalasin ng mga hype. Yung ang hirap kasama. Yung kahit nasawayin mo, tatahimik. Tapos maya-maya ang ini-ini naman. So, boga nga yun. Ang baril. Putak ng putak. Baril ng baril. Yan. So, sobrang yaman din yung mga lupak na rin. So, talagang kung meron kayong mga ganitong tropa ko, eh medyo control-control ninyo rin. No? So, o kaya bago pa lang kayong mag-inom, eh sabihan mo nang huwag masyadong makulit o mayabang sa inuman kung ayaw niyong mapaaway. No? So, but yun, siyempre, tropa niya na kaya naman kung hindi sama sa inuman at magtatampo yan sa inyo. So, medyo control na lang. Control and lagi nyo lang palalahanan na dapat ang alak ay sa tiyan at hindi sa upa. Okay? Okay. And John, love it. Yung next na, sa mga galawan sa inuman, is yung tinatawag kong pulot gata. Pulot gata. Ito yung mga tropa mo sa inuman na mag-shota sila, tapos kapag nalalasing na, himasan na ng himasan. Di ba? Amo yan na ng amo yan. Kung minsan naghahalikan. Okay. Huh? So, ito kasi, syempre, kapag nalalasing, yun na, eh, medyo nagiging komportable masyado. Yan, napipigilan ng mga inat ng katawan. Kapag nag-inom pa naman, eh lalo nag-iingat ng katawan. No, so habang umiikot yung tagay, sila lampungan, tapos yung kakalas lang kapag shot na. Diba? Minsan yung una, magkatabi lang sa upuan. Habang tumatagal, yung babae nakapandong na. Kung saan-saan na umihimas, yung lalaki naman, yun din. Kung saan-saan na pupunta yung kamay, tapos bulungan ng bulungan. Minsan, nagbibilaan pa ng... SPG po. So, yun. Kung ano naman, siyempre, kung alam mo mag-shota kayo and nag-iinuman kayo, eh, siyempre, medyo, kung nakakaramdam na kayo ng init, eh, umanap na kayo ng kwarto at ilabas nyo na yung init yan. Parang hindi naman kayo nakaka-estorbo sa mga, although, kapag tropa-tropa naman, eh, medyo, komportable na talaga. So, yun nga lang, siyempre, respetuhan din. Lalo na kapag magkakatropa kayo, puro kayo may shota, tapos merong isa,
na solo lang talaga yung tanggero niyo eh, so nag-iisa. Diba, ang kahalikan niya ay yung ano, yung baso ng alak. No, so medyo ano rin, isipin din yung mga single na walang, kalaplap. Walang kaanuhan, no? So yun, medyo pigil lang sarili. Diba, kasi kung saan, baka kung ano magbuo dyan eh. And kung wala, wala pa talaga kayong plano eh, medyo bawas-bawasan ang pag okay. And yun, yung next na okay, sa mga galawan sa inuman is yung tinatawag kong beggar king. Beggar king o lube, yung tropa mong pudube na palaging present, palaging present sa inuman, pero ni isang pusing walang inaambag. Ultimo kayo di, walang inaambag. Ang gusto lang niya mag-inom, mag-inom na mag-inom, pati Yossi, candy nga, pati candy, hihingin, ala, pulutan, ang pinakabisit, ang pinakabibisit ko pa sa baka ng verse na to, is yung ang lakas-lakas ininom. Diba? Ang lakas-lakas pang magmulutan. Ang lakas-lakas pang mag-yossi. Diba? So, lahat na lang ng bagay hiling niya. Ang daladala niya lang ay kwentuhan. Diba? Yung kwento niya pa ay walang kwenta-kwenta at paulit-ulit lang. Diba? Yung magjo-jokes ng ganito, magjo-joke ng ganyan. Diba? Yung tipong kahit na nakwento niya na nung isang beses, eh kay kwento na naman. Basta, nadadaan na. Siyempre, ang pinakamalupit pa ng mga style ng mga beggar king na to, eh sila. Yung sila yung nagiging tanggero. Diba? Siyempre, sila tatagay. Oh. So, ngayon, ikot lang yung baso. Yan, so walang dala. Pagdating ngayon ng bayaran, yan, nalang nagsusuka, biglang naiihi, diba? Kung minsan nga, yung mga tropa, eh talagang pinapabayaran lang yung maganda yung hindi pong matik na nawalang bayad yung mga harap na to. Diba? Sa sobrang tigas ng mukha na gusto lang uminom, gusto lang kumain. Ang pinakamalupit pa kasi dito, naubos yung pulutan, order kayo ng order, tapos siya, wala namang bayad. Siya pa yung umuubos na kung minsan, kukuha yun ng sisig. Mga, ano mo yung sisig? Kalahati. Sa plato, kanya lang yun. Kasi daw may sakit siya, kasi daw baka mahawa, ganyan-ganyan, mga pansot ng mga baka ng bars. Yun pala, gusto lang makarami. Diba? Siyempre, kung marami kayong susubo dyan, eh, umus talaga yan. So, nakakainis lang sa mga visit na to, eh, hindi nagbabayad, lahat yun hindi. So, kung meron kayong mga tropang ganito, eh, medyo tigasan nyo rin yung mukha nyo. Diba? No, singilin nyo. O kaya, huwag niyong isama kapag sa inyo mo. Enjoy. And yun, yung next natin sa mga galaw sa inyo mo, lapit, is yung tinatawag kong Drunken Master. Drunken Master. Ito yung mga, ano yun, mga uring ng mga nginginom o mga galaw sa inyo mo na halos hindi nalalasing kung hayop na ito. Yung kahit pa inumin mo ng limang case ng alak o ng mucho o ng emperador yung sobrang lakas, yung pinakamalakas, kahit lumaklak sila ng gano'n, eh kaya pa rin nila. Diba? Tapos straight pa rin sila mag-isip. Hindi ko alam. Ako, actually, yung tatay ko, ganito yung max mo yun. Pero ngayon, medyo nalalasin siya. Pero yung mga dati, pag nakikita ko, halos hindi siya nalalasin. Magdamag na siyang umiinom kasama ng barkada, no, ng tropa, eh parang hindi ko siya nakikita namumula lang, namumula yung mata, pero hindi siya yung katulad ng iba na mabagsak na tapos mga ganun lang. Siya hindi, straight pa rin, namumula lang, siyempre epekto ng alak, eh, mainit na siya eh, diba? So, yun, sa mga may tropa ko lang ganito, eh medyo ingat lang kayo. Kahit pa paano, kahit sabi mo hindi magkaano na single, eh meron pa rin nakakapasok sa utak. So,
kayo, kung magiinom kayo, eh, syempre, medyo immoderate nga. Lalo na kapag mga babae, yan kadalas kasi kapag, ano, kapag nakakainom, eh, nakakalimot din. Kapag magiinom kayo, mas maganda kung babae-babae. No? So, para walang nabubuntis. Pero kung ang mga tropa nyo, eh, karamihan ng lalaki, eh, syempre, medyo ingat-ingat lang. Kung alam nyo hindi nyo na kaya, eh, huwag nyo lang ituloy. Kasi siyempre, eh, andyan na yung komportable sila sa inyo. Diba? Meron at merong maiisip yung mga yan. Lalo na kapag sobrang tagal nyo ng magkakaibigan, merong maiisip yan sa inyo na iba. Diba? Lalo na kapag ang kasama nyo ay drunken master, sigurado. Sigurado yan. Diba? Na malaki ang chance na madisgrasya kayo. No? So, palagi itong mag-iinom in moderation lang. Ha? Kahit na ba sabi mo drunk and master kayo, siyempre, kahit hindi kayo nalalasing, hindi yan. Yung internal. Internal yung titirahin yan. Hindi naman yung panlabas na yun. So, kung hindi kayo tinatamaan ng amats, eh, sigurado ang pupuntirin yan yung internals nyo. Diba? Yung mga bitukan nyo, ganyan. Nagay sa maganda, sulog-sulog na yung mga bitukan nyo, kakaalak. Okay? So, moderation nyo. And John, thanks for watching for today's video. Sana meron kayong natuto. O nakarelate man lang kayo sa mga pinagsasabi ko ngayong araw. And continuation lang naman yun. So, yun kasi syempre, nung college ako, medyo manginginom ko kayo actually. Kung minsan, ay madalas, na kapag may exam, umiinom kami. Nag-iinom kami nung college. Yun, sa mga tropa ko doon nung college, paminsan magkukulab tayo. Yan, para makapagkwentuhan naman ng mga buhay-buhay at i-vlog natin yan. No? So, yun yung experience ko kasi dati na halos linggo-linggo. Yan. Yung kapag may inuman, parang mas tumatalino ako. Mas naalala ko yung sagot. Hindi ko alam kung bakit. Kami ganun. Nung college, kapag may exam. Siyempre, graduate kami. Matagal na naman kami graduate. No? So, nag-iinom talaga kami. Pero pumapasa kami. Yun yung pinakamalapit doon na tanong. Kung paano kami pumapasa? Kahit na nag-iinom kami. Minsan nga, may isang beses namin na nag-inom kami. Tapos, medyo tinamaan ako. Bigla akong inalog ng klase kong ganyan. Inalog ako. Pagkatapos, halos mas pasok ako. Nung buti lang, napigilan ko sa sarili. Nilubok ko talaga yung konti yung lumabas. Ay, excuse me po sa mga kumakain. Yan. So, medyo ano din, masaya din na nag-iinom man, syempre nandiyan yung naglalabas sa kayo mga sama ng loob, nalalabas kayo ng sama ng loob, no? So, or kung ano man yung naiisip nyo na ang gaman talaga na ilalabas nyo kapag nag-iinom mo kayo, talagang masaya kasi diba bonding moments yun na mga magkakatropa. So, yun, thanks for watching ulit. Huwag nyo nang kalimutan i-like, share, subscribe to my channel. And click nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo sa ating videos. And kung meron kayong mga topic na gustong pagkwentuhan, pag-usapan, bigyan ng violent reaction or pangalanan. Yung mga kung ano man yung gusto nyo yung pangalanan ko. Yan, comment nyo lang yung mga suggestions, recommendations, violent reactions, and kung ano man, no? Sa comment box para masagot natin yung mga yan. And yun, tuloy-tuloy pa rin ang ating target for 500 first. 500 subscribers. So, medyo kumadami namin na rin naman ang mga subscribers ko. Wala pa siyang 100. Yun, so medyo sinat pa lang tayo. But I believe and I know in God's perfect time, eh, dadami rin yan mga subscribers natin, no? So yun, abangan nyo yung aking English only please challenge for Jamil. So medyo nabubuo na siya sa aking
talaga ito. Schedule. Pero mabuo na yung rewards na ibibigay ko sa kanya. At ang tanong lang dito ay kung paano kung maibibigay, eh, nasan web ay siya sila. Nasan web ay siya ang dyan. So, papadala ko ba, but syempre, kung talagang gusto mo, magagawa natin ng paraan. Okay? So, yun, see you when I see you, and stay connected sa mga susunod kong vlogs. Okay? Okay. Bye!